Ayan si Jetson. Paano kung ay malagaan? Less naman ako. Ayan na lang yung may... Di ba tumitigil ang bahay? Ang mga pusa. Kumakain na sila. Kumakain na. Tahimik na sila. Anong, kasi kanin ang hiling-hiling ako. Hello, sarap ba yung food? Sarap siguro, tahimik na eh. Luna! Ayan, si Tutay. Luna, si Jetson. Eh, ito sino to? Tutay. Tutay! Ito si, asa si Luna? Oliver. Ha? Oliver. Oliver! Ito si Luna. Ayan si Oliver. Oliver! Ito si, ano, yan, yan, yan si Oliver. Ayan na. Ito si Luna. Oh, Luna. Luna! Luna, 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 Luna. Jetson. Yan. Ayan nga. Busy-busy. Niranong miyaw-miyaw. Hello. Ano, bakit ka sad? Napaka, yan ang ano. Bakit naman ang face mo? Yan, napakabait namin po siya. Ito ng kulay. Kaya may lalim. Ay, may lumapit. Pangalan ito? Si Luna. Ha? Luna. Luna. May tawag mo si Ate Michelle. Luna. Kasi dati mo. Bakit? Ano ko ito? Buti na may food. Ako wala. Ayan o. Ah. Niyaw? Ah. Ito naman. Anong problema mo? Ngayon lang dito. Ha? Oh. Dito. Anong problema mo? Ba't niyaw ka ng niyaw ng niyaw? 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 Bakit? Always gutom yan. Always gutom yan. Tingin dito. Wala ko sa ating machine. Wala? Yeah. Ayun natin mo tawa mo. Tinawagan ako. Dito. Dami nila, yun sila. Wala sa third floor. Ang dimi nila alaga na pusa. 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 Step on a Manila. Kasi ikaw lahat mo na lang binaba, lahat mo kabati. Kapag ka lang awayin mo yung mga yun. Step on a Manila. Baliw-baliw talaga kahit tatanda na natin. Kasi nakikita nila, oh, bakit sa mga sa kanya? Step on a Manila. Stuck on a Manila. Lahat ay kasama. Bago umuwi yun. Sayang-saya naman yun. Stuck on a Manila. Message na si Achel sa akin. Adel, kita tayo ha. Stuck on a Manila. Stuck on a Manila. Mas mahirap naman yung panyang yun. Stuck on a Manila. Step on a Manila. Ayoko na talagang kasama yung parang ano.
kasi mo yung asawa niya. Oo, kasi doon na siya eh. Video call ko nga eh. Sabi niya, ay, kasama pa siya sa inyos lang. Kasi pag kasama niya, si Paul na nakikipag-usap sa amin. Oo nga, kaya nga sabi niya, siya. Ganun, ayoko nang kasama na yun si... Ay. Alam mo kasi pag ibang lahi, sabi niya, Tagalog. Ah, English, sabi niya. Ibig sabihin, salita ka ng English. Kasi hindi nila naintindihan ng Tagalog. Adela, galing ang pagiging nanay. Tapos sabi niya niya, ba't ay ganyan kayo? Oo, ganyan kami mag-usap niya. Ayaw namin ng mga, yung mga seryoso-seryoso na mga message-message. Kaya hindi na po po sa mga seryoso-seryoso message. Puro kalokohan lang kami. Gaya niya, may music. Diyan pwede sa YouTube. So, imamute ko tong video. Sobrang ginag... Kanya-kanyang kwento ng buhay. Pagandahan ang ala ng kwento ng buhay. Kanya-kanyang palakasan ng kapit lang. Kapit lang. Malakan niya yun. Ito? Malakan niya. Kaya pala may watawat. Oo. Oh, padlakan. Sabi ka doon sa amin ko. Ano yung opisina? Sabi niya, hindi. Eh, bakit may watawat? Lahat ng bahay may watawat. Saan? Sa barin. Ah, oh, gano'n. Sabi kayo, bakit may watawat? Ang ibig sabihin yan, kaya rin may mga watawat. Ano, yung nakatira dyan ay empleyado ng gobyerno. Ah, gano'n. Oo, yan. Gano'n daw yun. Sabi ko, kala ko, ano yung paaralan? Gano'n pa ang tanong ko. Kasi sabi, pagpaaralan, may watawat. Watawat, oo. Watawat. Sa Korea, ganun din. Lahat ng bahay may... Ay, lahat ng ano, may mga ano nang nakalagay. Korea. Mahalaman na ako sa Korea. Wala eh. Maganda naman kasi talaga sa Korea. Maganda kitaan dun. Yung anak ko, nag-aaralan ng Korean language. Hindi pa rin natuloy dun. Biglang na pandemic, nag-a-apply pa. Ay, pag-apply. Tinamad na. Pag-apply mo, maganda sa Korea. Oo. Oh, ganda okay. Na sweldohan doon. Maganda sweldohan doon. Saka ganda ng benefits ng Korea. Ano, pag gano'y inaantok lang driver. Oo.
Nung nag-grab ako parati, ako lang ka-shorts. Oo. Pag mga lalaki na nakikita ng driver, babae, ay, naupo agad sila sa unahan. May pasahero akong ano eh. 40 years old, binata. Pagka-trap ko, maya-maya tumawag. Hindi ko alam kung sino. Sabi niya sa akin, hi! Adel! Sabi ko, yes sir! Sino po to? Passenger ka niya. I'm the one who dropped a while ago. Sabi niya, gano'n. Ah, yes sir! Sabi ko, what is your name nga sir? Sabi niya, Giovanni. Ah, yes sir, Giovanni. Sabi niya, sir, what's up? Sabi ko, tapos sabi niya sa akin, can I invite you for a dinner? Ay, sir. May asawa po ako. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, I don't care kung meron kang asawa o ano. Sabi niya, gano'n. Ay, laki ng problema itong taong ito. I don't care. Ang kulit nun. Ba't ang lalaki na yun? Hindi siya niniwalang, kasi ako noong 47 nung nagdadrive ako. Kasi pag mga edad na 40s, mukha talaga tayong bata. Oo, di sabi niya like sa akin. Like 50s na lang. Oo, sabi niya sa akin, pahingin ng ano mo, tingnan ko nga kung talagang 47 ka na. Tapos sabi ko, 47 nga sir ako. Sabi ko sa kanya, hindi nga, let me see your ID or ano, something like that, your driver's license. Sabi ko, sir, pinakita ko yung driver's license. Oh! Seriously, you're 47 years old already. Sabi ko, ang kulit talaga ng sir. Lagi yung tawag na tawag sa akin. Iba-ibang number tinatawag kasi talaga. Hindi ko siya sinasagot. Tapos nagsawa na rin siguro siya. Hindi ko na siya sinasagot. Sabi na, hindi makuha ito. Gabi ito. Sabi ko, akala niya ata, papatasin ko siya. Madami sa akin ang umaano. Pag mga ganong edad, 40s, hindi halata. 47? Ako nga nun eh, 47 na, 46. Sabi nung kasama ko sa trabaho, hula niyo ang edad ni Ate Len. Sabi nung mga naghula, 30. Tuntua naman ako, 30 daw ako eh. Hindi ako ganito kataba. Ako mayat yung payat. Bayat ako noon nung pumunta akong Bahrain. May naghula, 35. Lahat sila. Ang daming tao doon. Pinahulaan ako nung kasama ko. Hulaan niyo si Ate Len. Tuntun din kasi sa akin eh. Ate Len, ikaw pa talaga yung 47. Sabi ko, naman. Sabi ko ganyan. Nakita ko pa sa passport ko. Ang dami nagsabi. Kahit yung una ko employer, sabi niya, anong edad mo? Sabi ko, ano pa mag 47 na ako next month? Sabi niya, ay hindi halata. Para ka lang 30s. Talaga ito, palakpak ang tenga ko naman. Ang new 30s nga ngayon is 40. Yun yung mga... Sabi ko talaga, parang naniwala ako sa kasama ko kasi yung mismo yung employer ko ang nagsabi. Sabi ko, kasi nung time na yun, nag-member ako sa Duke Alternativo. Ang Duke Alternativo ay organic foods. Yan, organic foods sa kinakain ko noon, kahit mahal-mahal yan. Sige lang, pag namin ito organic, uy, bibili ako noon, sabi ko. Ay, organic foods, yun ang gusto ko. Di ako makain kaya ng karne, mga kung ano-anong may langis, wala, di talaga. Puro organic. Oo, maganda naman. Nakatuwa naman. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world.